Okay, magandang araw sa inyo. Ayan, meron tayong ginagawa dito guys na concert na tributo. Ayan. So, ito yung kanyang model at yung harap. Ayan. Ayan yung kanyang brand name. Ayan. Concert. Tapos, ang model niya ay AB302USB BT. Ayan. So, ayan siya. Sishare ko lang guys kung paano yung technique at paano mabilis natin ma-isolate yung kanyang sira. So, ang issue nito, may hazing yung kanyang sound. Although, mayroon naman siyang sound, yung left channel lang yung may hazing. So, ito guys, nabaha pala to sabi ng may-ari. Kung napapansin nyo, yan, binalatan yung kanyang transformer. So, pinatuyo daw nila muna bago ginamit. So, ito, i-share ko lang guys kung paano siya i-isolate kung saan nanggagaling yung hazing na yon. Ayun, kung nasa main amp ba, sa tone control, or posible rin dun sa tone control ng mic section, posible nandoon, or pwede naman nandito, posible rin nandyan sa input board. Ayan. Okay, so yan, tinesting ko kanina, naka-plug in pa yata ito. Ayun, naka-plug in ba yan siya? Power on natin. Ayan. Ayan, i-volume natin. And guys, so kung narinig nyo, ayan ang kinunik natin speaker sa ano siya, sa left channel. Yan yung may hazing. And guys, kung narinig nyo, ayan siya. Wala pa yan siyang ano. Wala pa tayong input dito sa yung input signal, wala pa tayong input. Pero ayan, mayroon ng out. Hazing yung kanyang output. Ayan. Pero dito sa ano, right channel, okay naman. Lipat na natin. Dito sa right channel, okay naman. Pero, ganun din, mayroon din siyang sound. Normal yung kanyang right channel. Ayan. So, wala. Wala siyang hazing sa may right channel. Ayan. Wala. Ilipat natin dun sa kabila ulit. Kasi dyan natin, dyan yung may trouble or may issue. Ayan siya. So, nakaka-distract guys yung kanyang, yung ganyang trouble kapag nag-music ka. Lalo na, pinagamit daw ito sa church. Sabi ng may-ari. So, nakaka-distract yan. Ayan, so ayan na muna natin. I-off muna natin yung volume. So ngayon guys, alamin natin kung saan nanggagaling yung hazing na yon. Unahin muna natin doon sa dito sa main amp muna. Unahin muna natin dito sa main amp. So i-volume natin ulit. Ayan. Ito pala guys, ako pala makalimutan. Na-check ko naman yung kanyang mic. Okay naman yan. Gumagaya naman lahat yung kanyang mic input at yung bass treble echo. So, good naman yan siya. Ganun din yung music tone control natin. Okay naman. So, unahin muna natin dito sa main amp. So, iahang muna natin itong input. Ito yung kanyang input signal or yung galing sa tone control. Yan, iahang natin. Para malaman natin kung nanggagaling ba sa main amp yung kanyang casing. Ayan. Yan muna natin. So, yun. Napansin nyo, nawala. Nawala yung casing. So, ibig sabihin, walang problema sa main amp. So, balik natin. Oop. Ayan. Tapos, try natin ihang yung galing sa mic section. Saan na ba yun? Okay. So, ito na lang guys muna. Ito na lang muna nang galing dito sa ano input board. Dito muna, ito na lang tayo maghahang kasi doon di pwedeng hugutin. Kahinang yan siya. Diretso naman yan doon, diretso yan dito. Okay, so hang muna natin dito para malaman natin kung okay naman yung tone control kasama na yung sa mic section natin. So, i-volume natin ulit. Ayan siya. So, try natin.
Ayun. So, yun, nawala. So, nawala siya. Ibig sabihin, guys, okay yung tone control at yung mic section natin. So, ang ano na lang, ang option na lang natin, wala nang iba kung hindi nandito. So, ibig sabihin, wala rin problema dun sa decoder natin ng Bluetooth. Ayan. So, nandito. Nandito yung sa larin, sa board na ito. Ayan. So, ganun lang guys, kasimple mag-isolate kung saan nang kagaling yung bad signal or yung hazing or yung shorted or yung distorted man na yung mga signal na ganyan. Nandito nang gagaling yung sira. So, dito tayo magpo-focus. So, ayan. And guys, mayroon naman sa negative. So, yung positive. Yung positive, ayan, okay naman. Ayan. Okay, so okay naman guys yung ano, yung supply natin. Ayan, so check na natin yung output guys. Malamang mayroon yan ditong, mayroon sa ditong AC signal. Check natin yan dito sa output. Yung na may ano guys, so may tinanggal natin yung output niya, kapunta dun sa tone control. So may dalawang kapasitor na yan. So, check natin yan. So, AC range yung gagamitin natin. So, 10 volts na lang. 10 volts AC. So, check natin dito sa right channel. On right channel. So, wala naman. So, check natin dun sa kabila. Ayun. Guys, kita nyo ba? And ito yung output ng board na ito, papunta na sa tone control. Ayan, mayroon siyang AC voltage. Ayan. Pansin nyo ba? So, nasa 3 volts. Ayan, 3 volts yung kanyang AC voltage. Yung kabila, yung sa right side, wala. Ayan o. So, yun yung dahilan guys kung bakit mayroong hazing na pumapasok doon sa tone control. Papunta rin sa main amp. Ayan. So, ang gawin natin, maghang tayo. Ang hinang ko muna guys ay yung supply lang muna. Yung ayan, yung positive supply sa pin number 16 at yung negative supply ay nasa pin number 7. Ayan, marami na akong na-upload tungkol sa multiplexer na ito, di ko na i-discuss sa ngayon. So hanapin nyo lang sa aking YouTube channel yung mga na-upload ko na tungkol dito. Ang hinang ko muna ay yung supply na lang muna, so disable na yan, so hindi na yung magpapansin dahil wala nang supply. So, check natin muna yung supply muli dito sa yung positive at negative kung normal. Ayan. Ayan, binalik ko muna yung output. So, power on natin. So, negative ito. Ayan, makita yung tester. So, negative. Ito. Ayan, okay. Normal yung negative. Yung positive, ito. Okay, so normal yung supply na. At, volume nga natin. Ayun. So, okay na guys. Wala na siyang hazing. Ayan, oh. Kita nyo ba? Ayan, binulyum ko na siya. Yan, binulyum ko na, pero wala nang hazing. So, yun, kumpirmado. Ito yung kanyang trouble, yung sa multiplexer na yan. Okay, so, i-provide ko muna, guys. Papalitan natin yan. Provide muna ako, tapos, balik tayo mamaya. A few moments later. Okay, yan, napalitan ko na, guys. Yan na siya. So, nandito yung sira. Yan. So, check natin ulit. Dito nakahinang. Ayan, power on natin. So, check natin kung may ano pa rin. Hazing pa din. So, naka-plug in na yung ano guys. Ang kanyang output. Ayan. So, ayan, wala na. So, check natin guys yung AC dito. Nasukat natin AC dito kanina. Tingnan natin kung may out pa. Ito yung may ano kanina, may AC voltage.
natin. Ayan. So, wala na. Wala na. Ayan, okay na. So, ayan guys, kung napapansin nyo, may speaker pa rin yan. Ayan o. At naka-bullion yan. So, wala na. Wala na siyang hazing. So, okay, sound check natin. Try natin kung normal na yung sound. O kung wala na siyang halong hazing.